ating next game. Game number 2, Bornok Eruption. Pag-usapan natin ngayon dito yung biglang nag-switch lineup si Eruption. Makikita natin na skribi, Acro, Cute Bunny, meron tayong Garish at meron tayong Nemo. Parang ganun din yung backline niya, pero kesa sa Cute Bunny, ang nasa bibig naman niya is risky. So may plus attack tayo dyan pag umatake ng ating plant. At dito naman sa mid lane, meron tayong Bone Sail, Cute Bunny again to apply that to fear. Meron pa tayong naming lechon na pinasigat dito ni Bornok. Igagamit ata sa kanya. May laging Bone Sail. Pero dito sa team ni Bornok, sino ang axis natin dito, Invictor? Sa team ni Bornok, nagpalit naman siya dito. He using plant, pero all that thought. Ngayon, papasok naman dito. Oh my God! Garish, that's gonna be 6 stacks of poison. And nagkaroon pa nga ng laging. Napaka-damage na dito ngayon ng plant ni Bornok. Pero again, mukhang ang gagawin naman dito, right now, on round 2, wala tayo tigil-tigil. Mukhang they will be going for a burst here using the bird ng ating, or rather, nagkapalit na pala, Eruption na pala yung nasa left side. Oh, si Bornok yung naglabas side ng Gravel Ant. Okay, nag-switch side pala sila. Kumbaga, same team si Eruption. Same team din si Eruption, pero dito sa kabila, yun na nga, naglabas na dito ng bagong sangkap dito si Bornok. At very aggressive! Sobra! Kanina pa, round 1 pa lang, full on onslaught na agad. Ngayon going into round 2, ganun pa din ang gagawin nila. Kahit mawala ng energy, okay lang. Basta ang mahalaga dito, they get the win, they get the kill early on. Kasi nga, again, pwede siya mag-stack lang na mag-stack dito ng poison. Pero right now, ito na, Hair Dagger, dalawang Peacemaker, putting 2 minus damage here. And of course, that Aroma with 138. Pero maganda naman dito, lulusot naman dito ngayon yung kanyang Nemo, the Tail Slap, and of course, the Acro. Pero that's gonna be it. Magtatanggal pa ng isang card dito. Oh! Na critical pa nga yung ating third glance. Napakaganda crit nun para kay Eruption. What a play here by Eruption na basbasa ng utang crit gods natin. Kumbaga, kilala si Bornok ng ating ano as crit magnet. Nakakuha siya ng wapak. Hindi niyo lang nakikita yung camera, pero distressed si Bornok. Natatawa na lang siya, napapakamot ng ulo. Hindi niyo nakikita sa camera. Yun nga, the power of the crit. Na iba talaga ang ihip ng hangin, pero makikita naman natin dito, 6 tick na po ang ating plant dito. So ito na, makikita tayo ng malupitang aray sa kanyang plant, pero ito na yung magiging move. That's gonna be a balloon, that's gonna be a huge fear. One turn, sure miss, kill, at matatanggal, gawa ng ating Garish, at dun natin malalagay yung ating naming sa ating bag. And ngayon, going into round 4 again, nagamit niya na dito yung naming Lecreation. Pero ang maganda naman dito sa bug ni Eruption is nandun pa din yung utility niya with the third glance. Pero right now, Eruption right now is still opting in to use his bird para i-burst down yung middle lane dito ni Bornok. Tanggalin agad yung Gravel Ant. Ito pa yung magaling. Willing siya ibitaw kasi nakakaramdam siya ng balon Willing siya ibitaw dito ngayon yung terror para lang ma-disable yung bug. Kasi again, pag wala na yung ating, pag nawala yung ating melee cards, kumbaga third glance lang yung meron, at syempre, swertihan na lang kung yung ba ang mabubunot mo. Ito makikita natin, that's gonna be huge carrot. Meron pa tayong egg bomb. Pero parang wala na ata. Oops, buhay! Buhay pa din talaga. Pero ngayon, sa likod naman napunta dito ngayon yung ating Gravel Ant. Ngayon, free to use. Oh my God! Ang ganda ng third glance doon. Tanggal ang mid lane ni Borno. What a play doon sa egg bomb. Hindi tuloy nalagyan ng disable melee yung kanyang bug. Now the bug is free reign to go on for that brick wall and damage to that Aqua. Pero yun na nga, medyo hindi ganun ka-effective ang ating bug card sa Aqua. Pero it's gonna be huge damage potentially para sa ating late game bird. Malambot na yung ano, wala nang buhay dito yung ating Aqua mamaya sa 1v1 kung yun yung magiging case. At syempre, the brick wall is 190. Paano mo lulusutan din yan? Paano mo lulusutan yan? Masyadong maunat. Now with a stun, pwede mo siyang lusutan. Pero magiging problem naman dito, wala siyang stun. And at the same time, pag gumamit siya, pero ito, very wise move, gumamit lang siya dito ng Arco, hindi siya gumamit ng dalawang fee, pero nag-crit na naman! That was
That was despairing. That was really, really unlucky para kay Bornok. The Crit Magnet! Ibang klase talaga. The curse is still here! Kahit saan pumunta si Bornok, meron talagang curse ng ating Crit Gods. Oh my God! Bornok is in huge, huge trouble right now. Ngayon maglalagay pa ng aesthetic bait. Again, eto na naman yung brick wall. 154, masastan siya dito pag gamit niya ng risky feet. May dodge? Dodge using the tail slap. Papasok naman dito yung garish. But that's not gonna be enough. Ngayon wala pa siyang card by next round kung mabubuhay Sampal ba siya. Chilelas. Ang sakit, 109. Thunderclaw. Thunderclaw. Buhay pa! 6 HP para kay Bornok. Pero grabe na to. May plus speed sa Acro, pero it's not gonna do an amount to anything right now. Kahit mag-full deck siya dito, there's gonna be two cards. Actually, three, kasi pwede niya nga ibitawan dito yung ating balloon later on para sa extra damage. Kumbaga, actually, pwede nga mag-skip dito sa eruption, have four energy, and just have a burst down on that bird. Pero ang maganda naman, meron siyang Acro in play. Kung nabuhay siya miraculously, mauuna naman siya sa bird. Yun yung mangyayari. Pero ito na nga, mukhang hindi na ata magsiskip dito si Eruption. Mukhang he's going for the kill. That's gonna be a risky Acro going in. Not gonna be the kill. Pa! 1 HP! 1 HP and they dream. Patay ang last Axie ni Bornok. That's Bornok going down to the lower brackets. Wow!